nito? Government natin. Ating ipanalangin ang ating gobyerno. Purihin ang Panginoon dahil 15-0 in favor of dumping the petition for same-sex marriage. Palakpakan natin ang Panginoon dyan. Salamat sa 15 mga mahistrado ng ating Korte Suprema na binasa ang petition ng same-sex marriage as hindi tama. Ito ay maraming technicalities at hindi angkop na klase ng batas. So purihin ang Diyos dyan. Isa pa ang ating ipagpe-pray dyan, yung sexual orientation and gender identification and expression o yung SOGIE bill. So ipag-pray natin kasi hanggang ngayon ay pag-uusapan pa yun sa Senado. 2017, landslide ang boto para dyan. 100 plus to 0. Walang tumutol sa SOGIE bill noong 2017. Wala. Kahit isa. Ngayon po, maraming tumututol sa SOGIE bill. Sa Congress, maging sa Senate. So ipag-pray natin ating mga senador na be wise like a serpent and harmless like a dove. So ipanalangin po natin, malaki po ang impact niyan sa inyong mga anak. Alam niyo ba yan? Ako'y may nakausap na gayaan. Nagulat sa nilalaman ng SOGIE bill. Habi, ay ganun gayon? Kako'y ganun yun. Kasi akala, ang hard-hard nyo naman sa mga bakla. Para yun lang iihi. Hoy, hindi tungkol sa pag-ihi lang yan. Alam niyo ba ang nilalaman yan? Ang magulang ay mawawalan ng karapatan sa anak. Pag nagpagayon ka, yung ginagayon-gayon natin yan, at sasabi, anong gender ng anak ko? Ay pagka nag-18 po, malalaman. Pagka 18 years old na, saka magde-decide, hindi mo pwedeng sabihin yan ay boy or girl. Magulang. Bawal isulat. Ah. So it undermined the parental authority. Walang karapatan ang magulang sa kanilang mga anak. Pagka I feel this way, mama, walang magagawa ang magulang. Bawal mo ipa-psychiatrist, bawal mo ipa-psychologist, bawal mo ipa-counseling. Mangungulong ka. Ikalawa, it undermines the parental authority. Yung tinatawag na, ano pa yung isa? Yung freedom of speech. Bakit? Pwede sa church banatan ang kabaklaan, nakikasalanan. Pero labas sa simbahan, pwede kang makulong ng 6 na taon at magmulta ng kalahating milyon. Okay? Ano pa yan? Freedom of religion. Okay? Yan po ang implication ng batas na yan. Nung yun ay binanggit ni Eddie Villanueva kay Karen Davila sa CNA, sa ANC, sa interview sa ABS-CBN, nagulat si Karen Davila, is that in the provision? Sabi, yes, it is in this article. Nagulat yung reporter ng ABS-CBN na yung pala ay naroon sa article na yon. Ibig sabihin, maraming tao ay ignorante sa laman ng SOGIE bill. Akala nila ay karapatan lang sa pag-ihi. Hindi. Malawak ang kanilang hinihingi. Napakalawak po. Kung kayo makakapag-internet, basahin nyo ang nilalaman ng SOGIE bill article, version ng Congress at version ng Senate, kayo'y matatakot sa kanilang gusto. Hindi nila gusto ang pagkakapantay-pantay. Ang gusto ng LGBTQ, sila ay special. Anong sabi ng bading na representative ng Bataan? Kung kayo ay nahihirapan, magtiis kayo. Aba. Kung kayo'y namumroblema sa amin, magtiis kayo. Aba, wala pang batas. Okay, hindi tayo galit sa LGBTQ, ha? Don't get us wrong. Ang ating hindi kinatutuwa, yung hihingi ka pa ng ganyang batas, sapat na ang batas ng Pilipinas. Labor code, magtrabaho ka, LGBTQ, tanggap ka. Okay? Property code, meron tayo, mag-property ka, tanggap ka. May anti-bullying law tayo, para kung may manghahamak sa kanila, pwede silang maghabla. Oh, anong hinahanap mo pa? Meron tayong United Nations Human Rights. Meron tayong 1987 Constitution na nag-iingat sa lahat ng mamamayan ng Pilipinas. Anong habol mo pa? Ano pang necessity na mag-create uli ng bagong batas? What is the need? O gusto mo lang hindi equality. You want exclusivity. Na mag-a-adjust ang buong Pilipinas for the sake ng isang grupo ng mga tao sa ating bansa. That is not proper. So ipanalangin natin nating government to be wise enough na harangan ang ganyang klaseng batas. Ang daming dapat asikasuhin na batas. Napakadami. Yung ihi sa Farmers Plaza, pinag-uusapan yung donation ng mga farmer, hindi pinapansin.
7 pesos ang per kilo ng palay bago nabuhay yon. Isipin niyo yan. Tapos yung baklang yun ang totoong lagi napapagtuunan ng pansin tungkol lang sa kanyang pag-ihi. Kung di siya nagpagayon, di siya nakakaihi ng tama. Puproblemahin mo kami. Sino ka may gawa? Ikaw! Ay, ba kami mamumroblema sa yung pinagagawa sa katawan mo? Ay, problema mo yan! Ay, ba yung mamumroblema ng buong Pilipinas? Dinamay mo pa kami. Sari-sari. Anyway, so hindi sila kalaban. Ang tunay natin kalaban ang diablo na nasa likod ng isip nila. Okay? Gusto ko ma-win ang mga ganyan. Gusto nating ma-win ang mga ganyan din. They are not the enemy. Satan is the enemy behind their mind. Okay? Kaya, i-try nating i-win din ang mga ganyan. Maramdaman nilang mahal natin sila. Pagmamahal in the sense na we teach them what is right and we lead them to the Lord. Okay? Hindi yung pag nakita ka ng badig, ikumpak lang, babatuhin mo, wag. May utang ka pa dyan. Okay?